Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Breaking news, official nang hindi nagkasundo si Jonathan Kuminga at ang Golden State Warriors sa isang rookie contract extension. Sumapit na nga ang deadline few minutes ago nang ilabas natin ang video na ito. At ngayon ay papasok na sa free agency si Kuminga matapos ang season na ito. It was reported na humihingi si Kuminga ng 5 years, $224 million contract extension sa Warriors. Sa ngayon ay hindi pa nga lumalabas ang offer ng Warriors kay Kuminga. Ganun pa man, posibleng ito na nga ang huling taon ng rising star sa Warriors. Si Kuminga ay willing sumugal sa kanyang sarili at gusto niyang ipakita sa Warriors at sa iba pang mga team na deserving siya ng malaking kontrata. Subalit may option nga dito mga kaibigan ng Warriors. Pwede nilang hintayin si Kuminga na pumasok sa free agency at tapatan ang sahod ng mga team na interesado sa kanya. Ganun pa man, andun nga ang risk dito na umalis dito ng walang kapalit tulad na nangyari kay Klay Thompson ngayong offseason, kung saan mas malaki pa nga ang offer ng Warriors kaysa sa Mavs. Subalit hindi talaga nagustuhan ni Klay na duda pa sa kanya ang Warriors. Lumipat na nga siya sa ibang team. Pwede nga itong mangyari kay Kuminga na hindi na sahod ang maging unang dahilan sa kanyang paglipat ng team. Subalit isang option na pwedeng gawin dito ng Warriors ay ang i-trade siya habang under contract pa ito sa kanila. Ang magiging challenging lang nga dito ay kung makakahanap sila ng team na handang sumugal kay Kuminga na may expiring contract. Dahil kung ikaw nga ang team na kukuha kay Kuminga sa isang trade, the last thing you want is i-trade mo ang assets mo para makuha si Kuminga at matapos ang season na ito ay papasok siya sa free agency at lumipat ng team. Tila ba trinade mo nga ang mga assets mo para sa kalahating season ng former number 7 pick ng Warriors? So tiyak na magiging mainit ang pangalan ni Kuminga sa trade deadline, lalo na kapag hindi naging maganda ang takbo ng season ng Warriors. Dahil kapag nananalo nga ay hindi nga makikita ang mga problema. Subalit kapag napapadami ang talo ay dito na nagkakaroon ng sisihan at mga trade rumors. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Trey Murphy III naman at ang New Orleans Pelicans ay nagkasundo na nga sa isang 4 years, $112 million contract extension. Siya ay nag-average last season ng 14.8 points and 4.9 rebounds per game. Subalit na-establish niya nga ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamagaling na defender sa buong NBA at the very young age of 24 years old. At dahil nga dito ay mukhang sigurado nang sa trade ang bagsak ni Brandon Ingram. It's just a matter of time kung kailan ito magaganap. Dahil in-extend na nga nila si Zion, Murphy at Herb Jones sa malaking kontrata. Kinuha pa nila si DeJounte Murray. Wala nang ang lugar si Ingram sa team na ito financially at sa fit mismo. Nag-invest na nga ang Pelicans sa kanyang mga kaposisyon na mas bata. So obvious na nga ito mga kaibigan. Sa ngayon ay walang matinong center ang Pelicans. So most likely ay center ang hahanapin nila sa trade market. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?